Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita? WB muli at yun tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PH News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, hala PBBM na bulaga sa matinding ibinunyag. Gadon di na nakapagpigil, kinanta na si Trixie Lisa. At yun, play na natin kung alalaman ito. What's up guys? Welcome po sa ating mga balita na hindi pinapalabas sa mainstream media. At kung bago ka pa lang sa aming channel, ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas lalo pa kayong updated sa mga balitang ina-upload namin. Sigurado ako na ang dahilan ng pagdi-dismiss sa akin ng Supreme Court at itinaon yon ng paglabas ng aking appointment. Eh dahil kasi malaking galit sa akin yan ni Justice Leonin. Kasi ako yung nag-file ng impeachment case kay Attorney Lourdes Sereno, na best friend niya at kasama niya sa UP. At ang naging ponente na inassign niya doon ay si Justice Philomena Singh, na hindi siya bumbaya, nakapangasawa lang ng bumbay siguro. Ang sabi sa akin ay inaanak ni Lourdes Sereno sa kasal at kaibigan na matalik ni Attorney Lourdes Sereno. And ako rin kasi yung nag-file ng impeachment case kay Leonel noong 2019. Naisalba lang siya ni Speaker Alan Velasco dahil ang tatay ni Alan Lord Velasco ay si dating Justice Presbyterio Velasco, nakasama rin ni Leonel at kaibigan ni Leonel. So kung tutusin lang, kung ang dahilan ay natanggal si Attorney Lourdes Sereno as Chief Justice dahil sa non-filing o basalin, eh mas malala ang kaso ni Leonel, ni Justice Maridic Leonel. Dahil lang siya, 13 times siyang hindi nag-submit. Eh si Lourdes Sereno, 4 lang. Yun nga lang, nung ako ay sumulat sa Supreme Court at humihingi ako ng kopya ng kanya mga salin, ay ayaw akong bigyan. Pero noong panahon na ako ay humingi ng kopya ng salin ni Lourdes Sereno, agad-agad na ako ay binigyan ng Supreme Court. So, meron silang kinikiligan. No? Ang pinagtataka ko ng gusto dyan, sa dami-dami ng mga backlog cases ng Supreme Court, eh kung bakit ay inunay sa akin? Samantalang, etong si Justice Maridic Leonel, ay merong 82 backlog cases na more than 10 years na, na hindi niya dinidesisyonan. And, eto pa, sabi nila, I am being disbarred because of my immoral acts. Eh, sino mas immoral sa amin? Ni Laila De Lima. In a Senate hearing, in the August chambers and halls of the Senate, inamin niya na meron siyang relasyon, illegal, illicit, and lawful relationship with her driver. Eh, bakit hindi nila sinuspindi o dinisbar yun? Inamin niya sa buong publiko ng Pilipinas na siya ay nakikiapin doon sa may asawa na driver niya. Ito pa, si Laila De Lima ay iniputan ang ulo ng Supreme Court when the Supreme Court issued a TRO which allows former President Gloria Macapagal Arroyo to travel abroad for medical reasons. Isipin mo may TRO, eh hindi niya pinansin yan. Yan ay sampal sa pagmumukha ng Supreme Court. Biruin mo, Secretary of Justice, hindi mo sinusunod yung kautusan ng Supreme Court. Pero ba't walang ginawa ng Supreme Court? Ito pa, si Chel Jokno, naghain ng petition of writ of kalikasan in behalf of the fishermen in Ligayen, no? And nagkaroon pa ng hearing, full court hearing, ang Supreme Court. At doon ay nadiskubre na yung palang dokumento na pinipresenta ni Chel Jokno ay peke. Isipin mo, magpresenta ka ng peke na dokumento sa Supreme Court, no less than the Supreme Court. In all my career, siguro 20% lang ako as a lawyer.
and 80% more on corporate executive. So naging presidente ako ng mga kumpanya, naging director ng board ng maraming kumpanya. So yung kung how to manage a situation, yun talagang training ko eh. Yung singer, ilang percent? Yung singer is about 5%. Manood kayo ng concert ko ha, sa July 15 sa RJ Bistro, Dusit Hotel. May free ticket? Kami ng mga tinatanong sa akin sa maraming interviews sa radio at TV na kung ako daw ba ay may regrets doon sa aking mga outburst, yung aking mga sinabi tungkol doon sa mga kasinungalingan na pinagkakalat ng isang reporter, sasabihin ko yung totoo, wala akong ka-regrets sapagkat yung aking mga ginawa noon ay nasawata ang epekto ng kasinungalingan na ipinagkakalat at yung paninira na pinagkakalat ng isang reporter dyan. Ngayon, nanalo ang aking presidente, si President Bongbong Marcos. At dahil sa pagkapanalo niya yan, ay nabigyan ako, naihirang ako bilang secretary ng Presidential Advisor on Poverty Alleviation. At yan ay nagkaroon ako ng pagkakataon na magsilbi sa ating mga kababayan at upang makatulong ako sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. So, walang regrets yan. At the word secretary is sweeter than attorney. Noong araw na ito, nakatanggap ako ng balita na nag-issue daw ng resolution ng Korte Suprema di Umanoy suspending me from the practice of law for 6 months. Tungo daw ito sa isang kaso na gumamit daw ako ng intemperate language o di kanais-nais na salita sa isang pleading na isinibide sa hukuman. Hindi po ako ang nagsulat ng pleading na yon. At yan po ang depensa namin. Gagamitin po namin lahat ng mga available na remedies upang madinig kami ng buong buo ng Korte Suprema. Gagamitin at uubusin namin lahat ng mga proseso ng makakamit ng hustisya sa kaso nito. Magpapasalamat kami sa lahat ng mga nagsusuporta, lahat ng nagpadala ng magagandang mensahe, lahat ng nagsasabing they stand with me. Maraming maraming salamat po because this really and truly touched me and will help us too during these times. Gayunpaman, may hiling ako. Let us not disrespect the court. Huwag po tayo gumamit ng masasamang salita sa ating mga magistrado ng Korte Suprema. Tutuloy namin yung mga remedies namin, but we ask that we respect the rule of law and we respect the processes of the court. Maraming salamat muli. You will continue to hear from me in the coming days. Dito pa rin ako. Happy luck. Ako nagsasalita muna dyan sa issue ng mga kontrobersya dyan daw sa Malacanang at yung mga vloggers na nagpaparatang ng kung ano-ano kay First Lady Lisa Araneta Marcos at parang pinapalabas pa na siya daw ay nagpapahamak kay ating presidenteng Bongbong Marcos, yan ay malaking wala sa ano yan eh, wala sa lohika. Kasi kung titingnan ninyo ha, si Madam Lisa ay pinakasalan niya si ating presidente Bongbong Marcos noong panahon more than 30 years ago, noong panahon na ang ating pangulo si Bongbong Marcos at ang pamilyang Marcos ay nakadapang-dapa sa paninira at pagkukutya at mga pagbabato ng kung ano-anong mga kasalanan ng mga walang basihan ng mga kalaban sa politika. Yung panahon na yon ay wala halos kakampi ang mga Marcos at yung talagang durog na durog ang kanilang pangalan at durog na durog ang kanilang imahe dahil sa paninira ng mga dilawan. At nung panahon na yon ay nandyan si Madam First Lady Lam o si Lisa Araneta Marcos na karamay ni BBM noong panahon na wala pa sa pwesto at yung nawala sa pwesto ang mga Marcos.
Kaya yun ang tingnan natin, yung sakripisyo ni F.L. Lam, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang dinanas na paghihirap din sa kalooban ng lahat ng paninira sa kanyang asawa. Ay yan ba ang tao na gagawa ng mga bagay upang ikasira ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos? Wala sa lohika. Kaya yung mga formula, ginawa na ninyo yan kay Madam Imelda Marcos noon at kay Apo Lakay Presidente Marcos, hindi na uubra ngayon yan kasi ang mga tao ngayon ay ngulat na ang kanilang mga mata at kaisipan. Kaya kung pwede lang, tumigil na kayo. Tumigil na kayo. Let's move on. Ang asukasuhin natin ay kung paano makakatulong ang ating presidente sa ating bansa. Maraming salamat. Guys, nagustuhan mo ba ang video nito? Pakilike at share na din para mas marami pang makakalam sa balitang ito. At yan nga mga kabalita natin, yung mga ilang patungkol na balita nga dyan, no, na kung saan dito ngayon paglalahad at talagang yung mga pahayag ni Attorney Larry Gadon at dito nga ni Attorney Trixie Cruz. Na kung saan itong si Attorney Larry Gadon talagang pinukol itong sila De Lima at itong ang si Shell Jokno dyan mga kabalita natin. Na kung saan nga tila nga ba yung sa kanyang pagpunterya sa kanya, no, sa pagkakatanggal niya bilang abogado o yung talagang pagkakaalis ng lisensya ni Attorney Larry Gadon talagang rumes back itong si Attorney Larry Gadon na kung saan talagang pinag-iinitan daw siya. Siyempre isa siya sa talagang nakikipaglaban, no, sa tama mga kabalita natin na kung saan nga isa siya sa mga nagsampangan ng impeachment, no, laban dito sa mga nagpatanggal sa kanya dyan sa pagiging abogado niya. O talagang sinasabi niya tila nga ba may galit sa kanya to at talagang pinag-iinitan na siya matagal na, no, mga kabalita natin. Yan ang mga nilalahad niya dyan at yung patungkol nga, no, dito nga kala De Lima at dito nga kay Shell Jokno na kung saan si De Lima nga raw but hindi daw itinanggal to na talagang malaki rin ang kasalanan nito sapagkat nakiapid nga daw to at ganun din naman daw tong si Shell Jokno, no, mga kabalita natin na kung saan nag-file nga ng peking ebidensya nga raw mga kabalita natin ang sinasaad dyan ni Larry Gadon na kung saan talagang nilalahad niya at binubulgar niya yung mga pagkakamali o yung talagang naging kasalanan nitong mga to mga kabalita natin at ito nga yung patungkol nga sa pagsira sa ginang o dito nga kay First Lady Lisa. Dito nga nilalahad din ni Attorney Larry Gadon yung pagsira nga sa pangalan ni F.L. Lisa Araneta Marcos nga mga kabalita natin na kung saan tila nga ba talagang yung formula na ginawa noon ginagawa nga daw ngayon dito. Kaya First Lady Lisa Araneta Marcos nga daw mga kabalita natin ang sinasaad dyan ni Attorney Larry Gadon. At yung iba pa niya nga mga pahayag at mga binulgar dyan talagang dyan nilahad ni Attorney Larry Gadon. At dito pa nga yung mga pahayag nga ni Attorney Trixie nga mga kabalita natin na kung saan siya tila nga ba tinanggalan din ng lisensya na kung saan dito nga siya sinuspindi, no, dahil nga daw sa hindi tamang paggamit ng mga salita o talagang mapanirang salita at dyan nga sinasabi niya hindi daw siya ang nagsulat na talagang lahat ng ebidensya na pwede nilang ilaban ngayon nilalaban nila. At yan lamang mga kabalita natin yung mga ilang patungkol na balita dyan at kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PH News TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yan mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.